Kabanata 1261. Sa sandaling ito, nakaramdam ng selos si Claire. Siya speculated na Warnia ay dapat magkaroon ng isang paborbling impression ng kanyang asawa Charlie. Kung hindi, hindi siya makatingin sa asawa ng ganoong tingin. Dahil dito ay biglang napagtanto ni Claire na tila malayo sila ng kanyang asawa, at dahil dito, may isang tiyak na distansya sa pagitan ng dalawa. Ang distansyang ito ay lalong madali para sa isang third party na mamajitan. Kung ang damdamin ng dalawang tao ay napakalapit, at ang kanilang mga puso ay malapit sa isa't isa, natural na imposibleng mag-iwan ng anumang puwang para magamit ng ikatlong partido. Sa pag-iisip nito, bigla siyang nagkaroon ng hindi pa nagagawang salpok sa kanyang puso. Sa sandaling ito, nakita ni Charlie na siya ay tulala pa rin, at mabilis na sinabi sa kanya, "Asawa ko, kailangan nating pumunta ng mabilis, kung hindi tayo ay mahuhuli." Noon lang naka-recover si Claire, tumanggo ng hindi natural, at nagmamadaling sinabi, "Kung ganoon ay mabilis na tayo." Pinaalis ni Warnia ang tatlong tao sa tindahan. Nang makitang sumakay na silang lahat sa kotse, nag-aatubili siyang bumalik sa tindahan. Inilunsad ni Charlie ang limitadong edisyon na Bugatti Veyron at nagmaneho patungo sa Hilton Hotel. Sa sandaling ito sa bulwagan ng bangkot ng Hilton Hotel, isang lalaking nakasuot ng dissenting suit na may corsage ng nobyo sa kanyang dibdib ay mukhang balisa sa oras na iyon. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang babaeng nasa edad 50 at malamig ang mukha. Sabi ng babaeng ito na may galit na mukha, "Cardon, masyadong uncultivated ang Isabella na iyon, tama ba? Anong oras na, hindi pa siya, ipapaliwanag niya na hindi niya inilagay sa mata ang pamilya natin." Nagmamadaling ipinaliwanag ni Cardon, "Nay, hindi mo alam na nakatira si Isabella at ang kanyang pamilya sa Wu County, na ilang sampung kilometro ang layo. Sabi ko magde-drive ako para sunduin siya, hindi mo ako binitawan. Ang telepono ay kinumpiske, at si Isabella ay walang sasakyan sa kanyang bahay, hindi alam kung paano makarating dito. O maaari mong ibalik ang telepono sa akin at kokontaken ko siya. Makipag-ugnayan sa isang bush tea." Malamig na sabi ng nanay ni Cardon. Tulad ng sinabi niya, tinanggihan niya ang pag-alipusta. "Matagal ko nang sinabi sa iyo, huwag magpakasal sa isang batang babae mula sa isang mahirap na pamilya, hindi ka dapat makinig. Kung wala kang pera, wala kang pinag-aralan. Magpakasal ka sa isang taong hindi nalilinang at iuwi mo siya. Sinusubukan mo bang asarin ako?" Medyo pangit ang ekspresyon ni Cardon pero hindi siya naglakas loob na suwayan ng diretso ang kanyang ina. Kung tutuusin, napakalakas ng pangangibabaw ng kanyang ina sa tahanan, at kahit ang kanyang ama ay hindi siya magawang pukawin. Sa oras na ito, narinig kong muli ang sinabi ng ina ni Cardon, "Sabihin mo Cardon, ngayong araw ay narito ang aming mga kamag-anak, lahat ay naghihintay na makita ang kaawa-awang asawa na iyong nahanap, bago mag-alas 9:30, kung wala rito si Isabella, kung gayon ang ina dapat pagtawanan ng lahat ng kamag-anak ko. Sa oras na iyon, hindi ko akalain na matatapos ang iyong kasal, hayaan mo na si Isabella at bugbugin ang bata, o bibigyan ko siya ng 200,000, at ipanganak niya ang bata sa pamilya ng apo natin." "Nanay," sinabi ni Cardon na may malungkot na ekspresyon, "sa oras na ito, malapit ng madaanan ni Isabella ang pinto, bakit kailangan mo siyang problemayan?" Sinabi ng ina ni Cardon ng may kawalang hiyaan, "Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob siyang lampasan ang pinto, hindi ko siya makakasama sa aking buhay, ang kanyang mahihirap na araw ay masyadong maaga." Kabanata 1262. Sa gilid, sinabi rin ng ama ni Cardon, "Cardon, dapat makinig ka talaga sa mga magulang mo tungkol sa bagay na ito. Ngayong kasal na tayo, dapat bigyan natin ng pansin ang tamang tao. Ang aming pamilya ay hindi ng ahas na sabihin na ito ay isang mayamang pamilya, ngunit ito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Sa mga mayayamang pamilya, kamag-anak at kaibigan, ang aming pamilya ang pinakamaganda. Kung makikinig ka sa akin, humanap ka ng ibang mayamang babae na kapantay o mas mayaman sa pamilya natin, tapos ang lakas ng pamilya natin ay nasa apo sa malaking pamilya, mas maganda pa." Pagkasabi nito, napabuntong hininga ang kanyang ama ng may panghihinayang, "Sinasabi ko na isa kang masuwayang bata, hindi magandang humanap ng babae, ngunit nakahanap ka ng babaeng napakahirap ng pamilya.
Sa oras na iyon, hindi nahahayaan ng aming pamilya ang mga kamag-anak at kaibigang ito na magbiro tungkol dito. Walang katumbas na sakit ang puso ni Carden. Tikas niyang tinatreto si Isabella dahil sa sinseridad. Magkasama ang dalawa noong college sila, at hindi pa sila nag-away sa loob ng maraming taon. Noon pa man ay in love na sila sa isa't isa, hindi alam kung gaano karaming mga tao ang naiinggit sa kanilang lubos na matatag na damdamin. Sa kanyang puso, kung makukuha nila ni Isabella ang basbas ng kanyang pamilya at mamuhay ng maayos ng magkasama, tiyak na siya na ang magiging pinakamasayang lalaki sa mundo. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kailangang hadlangan ng kanyang mga magulang ang kanyang kasal sa maraming paraan. Bagamat hindi anak ng isang mayamang pamilya si Isabella, isa siyang bihirang mabuting babae. Sayang nga lang at hindi nakikita ng mga snob na magulang ang bentahe ni Isabella. Inisip na lang nila na walang pera at kapangyarihan ang pamilya ni Isabella, kaya minalas nila ito sa kanilang mga puso at ayaw siyang pumasa. Gaano man nila hikayatin o pakiusap ang mga ito, ayaw pa rin nilang baguhin ang kanilang orihinal na intensyon. Ngayon pa lang ay buntis na si Isabella sa sariling laman at dugo, at puno pa rin sila ng paghamak sa kanya, na labis na nagpasakit kay Carden sa kaibuturan ng kanyang puso. Naisip pa niya na kung talagang hindi optimistic ang kanyang mga magulang at hindi suportado ang kanyang pagsasama, mas mabuting maghintay siya hanggang matapos ang kasal at ilayo si Isabella sa bahay. Sa sandaling ito, wala pang 5 minuto ang natitira bago ang 9:20 deadline. Hindi pa rin nagpapakita si Isabella. Hindi maiwasan ni Carden na mag-alala sa kanyang puso. Nag-aalala siya kung pinigilan siya ng mga magulang ni Isabella at pinigilan siyang magpakasal. Sa oras na ito, ibinulong ng ina ni Carden ang kanyang asawa na may mapanuksong mukha. Sa aking palagay, imposible para sa pamilyang Jones na payagang magpakasal si Isabella. Tutal, hindi man lang namin sila binigyan ng pera. Kung hindi ka pupunta, maaari mong sabihin na hindi nila binibigyang mukha ang kanilang pamilya. Walang makukuha ang mga magulang niya sa amin kahit isang sentimo, at ganito ang sampal nila, siguradong hindi siya papayag na pakasalan niya si Carden. So I guess, today is the same, it's a drama that makes the grandeur give up. Masakit na sinabi ng tatay ni Carden, kung gayon, masyadong mataas ang halaga ng malaking palabas na ito. Ang Hilton ay may 12 dozen ng mga handaan, kasama ang mga kasalan, at gumastos kami ng 4 hanggang 5 milyon. Tumaas ang kilay ng ina ni Carden at sinabing, ano ang 4 hanggang 5 milyon? Hanggat kayang iwan ng anak ko ang kawawang babaeng iyon, handa akong gumastos ng kahit 1 bilyon. Gaya ng sinabi niya, hininaan niyang muli ang kanyang boses, at tuwang-tuwang sinabi, hayaan mong sabihin ko sa iyo, sinabi sa akin ni Sister Lou na ang anak ni Mr. Zhu ay bumalik sa China ilang panahon na ang nakalipas, at nakipaghiwalay siya sa kanyang dayuhang kasintahan. Ang asawa ni Mr. Zhu ay ngayon. Sinabi niya na gusto niyang maghanap ng para sa kanya sa Oris Hill. Kung makakasama ng anak natin ang anak ni Mr. Zhu, malaking tulong ito sa pamilya natin. Sumimangot ang ama ni Carden at sinabing, narinig ko ang mga tao na nagsabi na ang dayuhang kasintahan ng anak ni Mr. Zhu ay isang itim na lalaki, medyo. Anong problema? Sumigaw ang ina ni Carden, ang pinakamahalagang bagay ay kung makakapagtapos tayo kay Zhu at maging Bienan, tiyak na gagawa tayo ng mas mahusay na negosyo sa hinaharap. Kumita ng pera ang pinakamahalagang bagay. Kabanata 1263. Hindi alam ng kawawang Carden kung ano ang ginagawa ng kanyang mga magulang sa oras na ito. Naghihintay pa rin siya sa pagpapakita ng pinakamamahal niyang babae. Ngunit habang lumilipas ang panahon, medyo nakaramdam din siya ng pag-aalala. Natakot siya hindi dahil nagbago ang isip ni Isabella, kundi dahil hindi pumayag ang mga magulang ni Isabella na magpakasal siya sa huli. Sa sandaling ito, may sumipol na tunog ng mga supercar engine sa kalsada. Ang mga apo sa pintuan at ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan ay pawang naaakit sa malahayop na tunog ng makina. Tapos may sumigaw, F-sick. Bugatti Veyron pala, talaga. Ang pinsan ni Carden, si Harbin, ay tumingin sa Bugatti Veyron na papalapit sa malayo, at sinabing tulala, limitado itong edisyon ng Hermes, isa lang sa bansa. Nasa Oris Hill International Auto Show ako kanina. Nakita ko na ang kotseng ito.
Itong kotse daw at isa pang Aston Martin 177 ay sabay na binili ng isang misteryosong mayaman, pero simula noon, hindi ko na nakitang lumabas ang kotseng ito, hindi ko inaasahan na makikita ko sila dito. Pagkasabi noon, agad niyang inilabas ang kanyang mobile phone at patuloy na inayos ang focus sa layo, na gustong kumuha ng malinaw na litrato nitong Bugatti. Sa sandaling ito, may sumigaw, "Narito ka." Ang sumunod ay naging Aston Martin 177. Anong araw ng engkanto ngayon, at dalawang nangungunang sports car ang biglang dumating. Ang dalawang kotseng ito ay nagdaragdag ng hanggang 1 bilyon. Harbin, halos lumuwa na ang mga mata niya. Nagmamadali niyang sinabi kay Carden, "Hoy, tingnan mo ang Kerlagan. Hindi mo ba pinakagusto ang Aston Martin 177? F6. Ang araw na ito ay talagang nakakapagpabukas ng mata. Medyo nagulat din si Carden. Pero wala talaga siyang mood na panuurin ang supercar sa mga oras na ito. Ang nasa isip lang niya ay si Isabella, iniisip kung pupunta ba siya ngayon. Si Charlie ang nagmamaneho ng Hermes Limited Edition na Bugatti Veyron sa oras na ito, at nakasakay na siya sa entrance ng Hilton Hotel at dumiretso sa banquet hall. Lalong nagulat ang lahat nang makita ang dalawang sports car na ito na papunta sa banquet hall. Ngayon, si Carden lang mismo ang ikinasal dito, dahil ngayon ay hindi magandang araw para sa kasal. Ang dahilan kung bakit pinili ng mga magulang ni Carden na magpakasal ngayon ay dahil sa sinasadya nilang naiinis ang mga magulang ni Isabella. Nakaisip na sila ng ilang countermeasures. Una sa lahat, ang pinakamahusay na paraan ay direktang hayaan ang pamilyang Jones na talikuran ang kasal na ito. Pangalawa, kung hindi tatalikuran ng pamilya Jones ang kasal na ito, hindi hahayaan ang kanilang mag-asawa na matupad ang kasalang ito. May mga plano pa sila. Kung si Isabella ay lalabas ngayon, sila ay nasa harap ng lahat, sarkastiko at panunuya kay Isabella, na pipilitin niyang talikuran ang pagpapakasal sa kanyang anak. Kung hindi pa rin ito makakamit, nasa kanila ang huling mamamatay. Ang pakulo ng mamamatay ay napakasimple. Isang sigaw, dalawang problema at tatlong hang. Kung gusto ng anak na pakasalan ngayon si Mrs. Jones, tuwirang magbanta silang dalawa na magpapakamatay dito, nagagawing gulo ang buong kasal. Sa oras na iyon, tiyak na magiging imposible ang kasal na ito. Nang makitang unti-unting lumalapit ang dalawang sports car, ang ama ni Carden ay nagulat na nagsabi, "Harbin, sinabi mo lang ba na ang dalawang kotseng ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon sa kabuuan?" Ikinaway ni Harbin ang kanyang kamay, "Tito, hindi ko sinabi, kaibigan ang nagsabi, pero ang kabuuan ng dalawang sasakyan na ito ay talagang nagkakahalaga ng 100 milyon, at ito ay higit sa 100 milyon. Higit pa, ang dalawang sasakyan ay pag-aari ng isang tao. Panipik. Di man." Hindi napigilan ng ama ni Carden ang pagmumura, sikat na sikat. "Gusto kong bumili ng entry level na 7 series na BMW, ngunit nag-alinlangan ako ng mahabang panahon. Ang dalawang kotse ay nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon. Sino kaya ang mayaman? Ang pamilya ba ng Song? Hindi ko alam." Sinabi ni Harbin, ang pagkakakilanlan ng may-ari ng kotse na ito ay medyo mahiwaga, at sila ay napakaloki. Matapos bilhin ang kotse na ito, tila ito ang unang pagkakataon na ito ay minamaneho ngayon. Ito ay kahanga-hangang. "Napabuntong hininga ang tatay ni Carden, bumili ako ng kotse sa halagang mahigit 100 milyon, pero hindi ako masyadong nagmaneho. Hindi ba pera lang ang paso?" Habang nag-uusap, dumating ang dalawang sports car at huminto sa entrance ng banquet hall. Kabanata 1264. Lalong nagulat ang lahat, pupunta ba talaga ang dalawang sasakyang ito sa banquet hall? Sa banquet hall, isang pamilya lang ang magdaraos ng kasal. Hindi kaya dumating sila sa kasalang ito. Gayunpaman, ang pamilya ay naiintindihan ng mabuti sa kanilang mga puso. Sa buong pamilya, ang pinakamayamang tao sa pamilya ay ang ama ni Carden, ngunit 10-10 milyong mga ari-arian lamang. Tulad ng para sa iba, ang pinakamahusay ay libo-libo. Halos 1 milyon ang netong halaga, sa pinakamabuting kalagayan ay maaaring ituring na gitnang uri ng Orris Hill, ngunit hindi ang pinakamataas na uri ng lipunan. Kaya dahil sa katayuan sa lipunan ng kanilang pamilya, paano nila makikilala ang isang napakagaling na kaibigan? Nang magtaka ang lahat, nanguna si Charlie na buksan ang pinto ng Bugatti Veyron at lumabas ng sasakyan.
Nang makita siya ng karamihan, nabigla silang magsalita. Napakabata pa talaga ni Charlie, at 25 o 6 lang ang itsura niya. Kayang-kaya niyang magmaneho ng ganoon kamahal na mamahaling kotse sa murang edad, na nagpapaisip sa lahat na siya ay napaka-unusual. Pagkababa ni Charlie sa sasakyan, dahan-dahan ding huminto ang Aston Martin 177 na minamaneho ng kanyang asawang si Claire sa likod ng kanyang sasakyan. Dahil mas maliwanag ang ilaw sa labas ng sasakyan sa araw, at may reflective film sa loob ng sasakyan, imposibleng matukoy sa labas kung sino ang nakaupo sa loob. Itinoon din ng lahat ang kanilang atensyon sa Aston Martin sa likuran, naghihintay kung ano ang malaking tao sa kotse. Lumapit si Charlie sa co-pilot ng Aston Martin at iniunat ang kanyang kamay para buksan ang pinto. Pagkatapos, lumabas ng sasakyan si Isabella, na nakasuot ng custom na wedding dress ni Verwan na may kaba sa mukha. Noong una nila itong nakita, wala pa ring reaksyon ang pamilya ng nobyo. Ang una nilang naisip ay kaninong nobyo ito. Bakit napakalaki na dalawang nangungunang sports car ang ginamit bilang wedding car para sunduin siya? Medyo nagulat din si Carden sa unang tingin, but then, nakilala niya itong magandang bride na nakasuot ng wedding dress. Hindi ba ito si Isabella? Nagulat siya, ngunit hindi niya masyadong pinapansin. Tuwang-tuwa siyang tumakbo kay Isabella at tuwang-tuwang sinabi, "Isabella, nandito ka na sa wakas." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong pamilya ay tinamaan ng kidlat. Sa panahong ito, sa wakas ay napagtanto ng lahat na ang nobya na lumabas sa Aston Martin 177 co-pilot ay ang kawawang manugang na ikakasal sa kanyang apo, si Isabella. Natigilan ang lahat. Malinaw na malinaw sa buong pamilya Son ang sitwasyon ng pamilya ni Isabella. Ang kanyang mga magulang ay gumagala sa bahay, paminsan-minsan ay gumagawa ng mga part-time na trabaho, at pangingisda din ng tatlong araw at pagpapatuyo ng lambat sa loob ng dalawang araw. At may kapatid na tamad at walang kwenta. Masasabing magulo ang buhay ng isang pamilyang tatlo. Bilang karagdagan, ang kanilang tahanan ay wala sa Orris Hill City, ngunit sa mga nakapaligid na county, na nangangahulugan na ang kanilang tahanan ay wala kahit isang mahalagang halaga. Mahigit 20 o 30 taon na raw ang kasaysayan ng bahay na tinitirhan nila, at hindi man lang ito naibenta ng 300,000. Napakalinaw din ng mga miyembro ng pamilyang Son na determinado ang pamilya Jones na humingi ng higit pang mga regalo mula sa pamilyang Son para mabayaran nila ang paunang bayad para sa bahay para sa kanilang tamad na anak. Ang ganitong uri ng mga kondisyon ng pamilya, sa mata ng pamilyang Son, ay nasa ilalim lamang ng ilalim. Kaya naman, bukod kay Carden, walang sino man sa buong pamilya ng Son ang maaaring tumingi ng masama kay Isabella. Ngunit hindi nila naintindihan na si Isabella, na minamaliit ng lahat, ay dumating na may dalang limitadong edisyon na Aston Martin 177. Kabanata 1265. Saktong natulala ang buong pamilya ng Son, bumaba na rin si Claire sa main driver seat ng Aston Martin. Pagtingin kay Carden, magalang siyang ngumiti, "Carden, matagal na tayong hindi nagkikita. Congratulations sa inyo ni Isabella, happy wedding." Nagulat din si Carden nang makita niya si Claire. Si Claire ay kaklase ni Isabella sa high school at isang mabuting kaibigan na may magandang relasyon, kaya ilang beses niyang nakilala si Claire sa ilalim ng rekomendasyon ni Isabella, at sila ay itinuturing na magkakilala. Tungkol naman sa sitwasyon ng pamilya ni Claire, narinig din niya ito. Narinig na niya noon na may kumpanya ang pamilya ni Claire na nagdadalubhasa sa dekorasyon. Hindi ito malaki, ngunit hindi maliit. Ang dalaga ay ikinasal sa isang live-in na manugang, at ang live-in-law na ito ay tila wala pang masyadong kakayahan. Gayunpaman, sa kanyang impresyon, ang Wilson Group ay tila isang kumpanya na may market value na 10-10 milyon o humigit kumulang 100 milyon. Ilang oras na ang nakalipas, may bulung-bulungan na tila nasa bingit na ng bangkarota. Sa kasong ito, paano kaya ni Claire na magmaneho ng Aston Martin 177 na nagkakahalaga ng 10-10 milyon? Pero kahit sobrang naguguluhan siya sa puso niya, hindi niya pa rin pinapakita. Magalang siyang umiti kay Claire, "Claire, matagal na kitang hindi nakita. Hindi ko inaasahan na ikaw pa ang magde-drive ng Aston Martin ngayon." Medyo nahihiya ang ekspresyon ni Claire, at sasabihin na sana sa kanya na ang kotse ay hiniram ng kanyang asawa, ngunit sa pagkakataong ito,
Sumabad si Charlie at sinabing, "Actually, ang dalawang sasakyan na ito ay matagal nang nabili. Ang huling pagkakataon na binili ko ito ng Oras Hill International Auto Show sa oras na iyon, ngunit medyo mahina ako, kaya ang dalawang kotse ay hindi pa na-drive." Nang marinig ito ng lahat, napasigaw silang lahat. Ito na pala ang matagal nang kilalang misteryosong mayaman sa auto show. Ang balita na ang parehong mamahaling kotse ay binili ng isang tao sa oras na iyon ay talagang ikinagulat ng buong Oras Hill. Kasabay ng nakakagulat na balitang ito, may isa pang napaka-interesante na anekdota. Si Jun Wei Gao, ang panganay na anak ng Oras Hill International Convention and Exhibition Center, ay binugbog ng security ng security company dahil sinubukan niyang hawakan ang dalawang sasakyan ng hindi nagtagumpay. Sa oras na iyon, sinabi ng lahat na ang misteryosong mayamang lalaking ito ay may kakaibang background, kung hindi, imposibleng mawala pa ang mukha ng pamilya Gao. Ngayon sa wakas ay nakita na ng lahat ang tunay na katawan ng misteryoso at mayamang lalaking ito, ngunit hindi nila inaasahan na dadalo ito sa kasal ni Carden. Si Carden mismo ay natigilan. Hindi niya napigil ang mapabulalas, "Nabalitaan ko na ang dalawang sasakyang ito ay matagal nang nasa lungsod, ngunit mula ng mag-auto show, hindi ko na nakitang lumabas ang dalawang sasakyang ito. Hindi ko inaasahan na ikaw ang magde-drive ng sasakyan. Ang pagsali sa aking kasal, ito ay talagang nakakabigay puri. Ako ay labis na nagpapasalamat." Bahagyang ngumiti si Charlie, at mayabang na sinabi, "Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, hindi ko ibinibigay sa iyo ang mukha, binibigyan ko si Isabella ng mukha." Nang marinig ito ng mga magulang ni Carden, pati na rin ang iba pang mga kamag-anak ng pamilya Sun, at mga kaibigan mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, lahat sila ay nabigla upang magsalita. Hindi ba't itong si Isabella ay isang babaeng mula sa mahirap na pamilya? Ang mga magulang ay walang kakayahang hindi magsalita at walang ginagawa. Ang mahalagang bagay ay mag-isip tungkol sa pagkuha ng isang bagay ng walang kabuluhan araw-araw. Ipinanganak si Isabella sa ganoong pamilya, paano niya nakilala ang gayong mayamang tao? Kung magde-drive siya ng dalawang sasakyan ng random, ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon, kaya hindi ba ang taong ito ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon? Sa oras na ito, ang ama ni Carden ay agad na naging phoning. Kaya't naglakad siya patungo kay Charlie at sinabing may nakakabigay puri ng ngiti, "Oh, Ginoo, ako si Sun Duang, ang ama ni Carden. Hindi ko talaga akalain na masasarapan ang mukha mo para makadalo sa kasal ng aso ngayon. Talagang ginawa nitong napakatalino ang buong lugar. Basta, hindi ko alam kung ano ang itatawag sa'yo." Kabanata 1266. Sinulyapan siya ni Charlie ng masama, at sinabing nang hihinayang, "Maaari mo akong tawaging Charlie Wade." Bahagyang nagulat si Sun Duang, ilang taon na ba ang mga taong ito, at may mga nagsasabing anak sila. Hindi kaya yung mga young masters na may matitibay na background. Sa ganitong paraan, ito ay talagang nakakatugon sa tunay na Diyos. Kaya, tuwang-tuwa siya at nagpakasawa, "Oh, hello, Mr. Wade. Ako ay nasa negosyo ng harina dito. May hilinggan ng harina sa Oras Hill. Baka nakain mo na ang harina namin. Ang aming tatak ng harina ay tinatawag na wheat leaf." Kumunot ang noo ni Charlie at nagtanong, "Ahan, hindi ba yan ang pangalan ng ibang teleserye?" Nahihiyang sinabi ni Sun Duang, "Hindi ba gusto rin nating uminit? Ang mga tao ay gintong pulbos, ako ay harina, ngunit hindi ito masama." Malamig na sumanggot si Charlie at tinanong siya, "Boss Sun, pinakasalan mo ngayon ang iyong manugang. Bakit hindi ka nagpadala ng convoy para sunduin ang nobya sa bahay ng nobya?" Nagkatinginan si Sun Duang at ang kanyang asawa na may kahihiyan, hindi alam ang isasagot. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nagmamadaling sinabi ni Sun Duang na nakangiti, "Oh, Mr. Wade, hindi mo alam, nakahanap na kami ng napakakahangahangang koponan, ngunit may nangyari sa pangkat na iyon pansamantala, kaya, pansamantalang aksidente." Kumunot ang noo ni Charlie at nagtanong, "Kahit ma-accident ang wedding team, wala ka bang sasakyan sa sarili mong bahay?" Nagsorry si Sun Duang at sinabing, "Pasensya na po talaga Mr. Wade, saglit din po akong gulong-gulo, wala akong pakialam, hindi ko pinansin si Isabella, pasensya na po." Pagkatapos niyang magsalita, abala siya at nangako, "Huwag kang mag-alala, Mr. Wade,
Kapag dumaan si Isabella sa pinto sa hinaharap, tiyak na babayaran siya ng ating pamilya. Nang marinig ito ni Carden sa gilid ay agad na tuwang-tuwa ang kanyang puso. Originally, hindi pa rin pumayag ang mga magulang sa pagpapakasal niya kay Isabella, at kahit kaninang umaga ay nagrereklamo pa rin sila sa kanya, kahit na pinagbabantaan siya, kahit na dumaan si Isabella sa pinto, hindi nila hahayaang gumanda ang buhay niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayong nagmamaneho si Claire at ang kanyang asawa ng dalawang mamahaling kotse, agad na nagbago ang ugali ni tatay. Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa siya, at mas nagpasalamat siya kina Charlie at Claire. Sa sandaling ito, hinayla ng ina ni Carden na si Shuliken si Son Duang sa isang tabi at sinaway sa mahinang boses, "Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nakalimutan mo na ba yung sinabi natin kanina? Huwag na huwag mong papasukin ang babaeng iyon. Ang pinto ng bahay." Nagmamadaling sinabi ni Son Duang, "Hindi mo ba nakita na may napakagandang kaibigan si Isabella? Kung pinabayaan natin ang iba, paano kung sisihin nila siya? Isisi mo sa amin." Galit na sinabi ni Shuliken, "Wala akong pakialam kung gaano katanda ang batang ito na pinangalan ng Wade, ngunit isa lang ang alam ko, ang batang ito na may apelyidong Wade ay hindi maaaring magbigay ng isang sentimo sa aming pamilya. Ikakasal talaga ang anak natin." Napadaan si Isabella sa pinto, at hindi kami natulungan ni Wade, kaya bakit natin siya bibigyan ng ganito? Dahil ba kilala siya ni Isabella, at payag kaming maging manugang si Isabella? Panipit. Hindi napigilan ni Son Duang na magtanong, "Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Ngayong nandito na ang lahat, matutuloy ba ang kasal natin?" "Siyempre hindi tayo matutuloy." Inis na napag-alita ni Shuliken, "Hindi alam ng pamilyang pinangalan ng Jones kung sira ang utak nila. Sobrang pinahiya namin sila. Hinayaan pa nilang magpakasal si Isabella. Kalokohan talaga." She said, "Busy again, mamaya ka na lang magsalita at titingin sa akin. Hindi ko talaga papasukin itong si Isabella ngayon sa pintuan ng bahay ni Son." Kabanata 1267. Si Shuliken ay isang tipikal na egoist. Anuman, isa lamang ang kanyang isinasaalang-alang, at iyon ay kung ito ay maaaring magdulot ng mga benepisyo sa kanya. Kung ito ay makapagbibigay ng pakinabang sa kanya, kahit ito ay tagapulot ng basura sa gilid ng kalsada, sasalubungin niya sila ng nakangiti at buong kilos. Ngunit kung hindi niya maihatid ang kanyang mga benepisyo, kahit na siya ang Pangulo ng Estados Unidos, hindi siya mag-abala na bigyang pansin. Kaya't kahit na si Charlie at ang kanyang asawa ay nagmaneho ng isang marangyang kotse na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon upang paalisin si Isabella, hindi pa rin nagbabago ang opinyon ni Shuliken tungkol kay Isabella. Alam niya na ang mga bagay na ito ng mukha ay kathang-isip lamang, at ang mga benepisyong makukuha lamang ang totoo. Paano kung kilala ni Isabella ang mayayamang kaibigan? Mabibigyan ba siya ng punto ng perang ito? Kaya niya bang asikasuin ang negosyo? Maaari ba niyang dalhin ang bahay sa susunod na antas? Kung kaya niya, natural na tretuin siya ng magandang mukha, at kahit mag-alok bilang isang tiyahin, walang problema. Pero kung hindi mo kaya, hindi ka pa rin makakapasok sa gate ng bahay ng Son ko ngayon. Ang dahilan ng pagtatayo ng piging na ito at ang laban ng ito ay dahil ayaw niyang direktang tutulan ang kasal at galitin ang kanyang anak sa sarili. Kaya naman, pumayag siyang idaos muna ang kasal, at pagkatapos ay humanap ng iba't ibang paraan upang maghanap ng mga kamalian, pangungutya, at panunuya, na napilitang sumuko si Isabella, hindi siya masisisi ng anak sa kasong ito. Ngayon, marami na siyang dahilan para problemahin si Isabella. Ang pinakamalaking dahilan ay, dahil ngayon ang kasal, bakit hindi dumating ang kanyang mga magulang? Kaya lumapit siya kay Isabella at malamig na sinabi, "Isabella, nasaan ang mga magulang mo? Bakit hindi sila dumating?" Nagmamadaling sinabi ni Isabella, "Tita, mga magulang ko, sila." Gaya ng sinabi ni Isabella, hindi niya maiwasang mag-alinlangan. Sa katunayan, alam na alam niya sa kanyang puso na kasal na siya ngayon, ngunit hindi nagpakita ang kanyang mga magulang. Ito ay talagang hindi makatwiran. At ngayon tinanong siya ng magiging biyenan, hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Nang makitang hindi nagsasalita si Isabella, malamig na sumigaw si Shuliken, "Oh, Isabella, malaki ka pa rin. May kakilala akong mayayamang kaibigan, pero wala sa paningin ko ang magiging biyenan ko.
Kakausapin kita. Binabalewala mo lang, di ba? Nagmamadaling iwinagayway ni Isabela ang kanyang kamay at magalang na nagpaliwanag. Tita, totoo pong medyo malungkot ang mga magulang ko, kaya baka wala sila ngayon. Patawarin mo ako. Oh, hello. Galit na sinabi ni Shuliken, hindi mo maaaring tingnan ang aming bahay kung magkasama kayo, hindi ba? Ang iyong mga magulang ay talagang kawili-wili. Ni hindi sila nagpapakita kapag ikinasal na ang kanilang anak. Tingnan ang lahat ng Ores Hill. Ginagawa ba ng iyong mga magulang ang mga bagay na tulad nito? Kung ito ay ikakalat, saan natin ilalagay ang mukha ng ating pamilya? Namumula ang mga mata ni Isabela, at nagmadali siyang humingi ng tawad at sinabing, pasensya na, espesyal talaga ang sitwasyon ng mga magulang ko. Hindi sila masaya dahil sa presyo ng nobya. Hindi sila masyadong masaya nang lumabas ako kaninang umaga, kaya patawarin mo ako. Ayaw. Napilipit ni Shuliken ang kanyang mga kilay nang marinig niya ito, at biglang sumigaw, talagang hindi makatwiran, ano ang mga kondisyon sa iyong pamilya? Ano ang mga kondisyon sa ating pamilya? Kasal ka sa pamilya namin, tapos umakyat ka ng hagdan. Hindi pa masaya, bakit? Hindi ka ba makatingin sa bahay namin? Kung hindi ka titingin sa bahay namin, huminto ka na lang dito at hindi mo na kailangang magpakasal. Kabanata 1268. Nang marinig ang mga salita ni Shuliken, biglang tumulo ang mga luha ni Isabela. Nang makita ni Carden ang kanyang mapapangasawa at labis na pinahiya ng kanyang ina, medyo na-overwhelm siya. Nagmamadali niyang sinabi, Nay, ang pagpapakasal kay Isabela ang buhay naming dalawa. Hanggat mabubuhay tayong dalawa, ayaw na nating pakialaman. Napakarami, kaya huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito. Hindi pa masyadong maaga. Pwede bang maghanda ka na lang para sa kasal? Hindi yun gagana. Si Shuliken ay tumingin kay Isabela ng may pagkasuklam, at sinabing mapanlate, nagagalit lang ako sa aking puso. Simula nang mabugbog ako para pakasalan ang papa mo, hindi na ako nakaranas ng ganitong hinain. Bakit parang inakyat namin sila sa taas? Naghihintay kami ng tatay mo dito kaninang madaling araw. Ang aming mga kamag-anak at kaibigan ay dumating din ng madaling araw, ngunit paano ang kanilang tahanan? Maliban sa nobya, wala sa iba ang dumating. Ito ay para maliitin ang mga tao at hamakin kami matapos itong linawin. Mabilis na ikinaway ni Isabela ang kanyang kamay at nagpaliwanag, Tita, mali talaga ang pagkakaintindi mo. Hindi naman talaga sinasadya ng parents ko na murahin ka. Medyo nagalit lang sila, kaya hindi sila sumama. Malamig na sumigaw si Shuliken, walang kwenta na makipag-usap ng marami sa akin. Ang pagpapakasal ay isang mahalagang bagay sa buhay. Hindi ka ulila na walang ama o ina. Paano ka makakadalo sa kasal ng mag-isa? Tumaki ako ng husto at hindi ko pa naririnig ang tungkol sa aking mga magulang. Ang mga nabubuhay pa ngunit hindi dumarating sa kasal ay hindi lamang mawawala ng mukha kapag ito ay kumalat, ngunit hindi rin ito maswerte sa sarili. Sa pagsasalita tungkol dito, nagngangalit si Shuliken at sinabing, Isabela, iiwan ko ito ngayon dito. Kung hindi dumating ang mga magulang mo, sa tingin ko ay hindi na kailangang ituloy ang kasal na ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, halos malaglag si Isabela. Sa wakas ay umasa siya sa tulong ni Claire at Charlie upang makatakas sa sagabal ng kanyang mga magulang at dumating sa kasal. Naisip niya na sulit na pakasalan si Carden kahit ibaling ang mukha sa pamilya. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang dumating ay napagtanto niyang naghihintay pa rin sa kanya ang pamilya ng kanyang asawa. Hindi ito nakikita ni Claire sa oras na ito, at galit niyang sinabi, Tita, alam mo ba kung gaano karaming hirap ang naranasan ni Isabela at kung magkano ang ibinayad niya para sa pakikipag-ugnayang ito? Tinaas ni Shuliken ang kanyang kilay at tumingin kay Claire, at sinabing, Ikaw babae, hindi kita kilala, kaya ayokong masaktan ka, ngunit may ilang bagay, kailangan nating magkaroon ng kahulugan. Ikinasal ako ngayon sa aking manugang at nag-imbita ng napakaraming kamag-anak. Dumating ang magkakaibigan para sumama, ngunit hindi man lang lumabas ang bahay ng asawang mag-isa. Nakakita ka na ba ng taong gumagawa ng mga bagay na tulad nito? Nagmamadaling sinabi ni Claire, hindi ba espesyal na sitwasyon ito? Malaki talaga ang opinyon ng mga magulang ni Isabela sa bagay na ito. Malaki rin ang determinasyon ni Isabela na ibaling ang mukha sa kanyang pamilya para pakasalan si Carden.
Kinagat ni Shulikan ang kanyang mga labi, "Nako, hindi ito kayang bayaran ng aming pamilya. Sabihin ko sa iyo, kapag nagpakasal ka, dapat mong sundin ang mga lumang patakaran. Kung hindi dumating ang mga magulang ng nobya, hindi matatapos ang kasal. Ang hari ng langit at ikaw ay lumapit at kausapin ako. Walang kwentang sabihin." Galit na sinabi ni Claire, "Paano mo ito magagawa?" Pinigilan ni Charlie si Claire sa oras na ito, tumingin kay Shulikan at nakangiting nagtanong, "Okay, sa palagay ko hindi ka dapat gumastos ng labis na pagsisikap dito upang makahanap ng iba't ibang dahilan. Nasa hustong gulang na ang lahat, kaya sabihin mo lang ito ng diretso. Paano ka papayag na isagawa ang kasal gaya ng dati kung wala ang mga magulang ni Isabella?" Umiti si Shulikan at sinabing, "Napakasimple. Ang aming pamilya ay naghahanap ng manugang. Ito ang tamang gawin. Ngunit si Isabella at ang kanyang pamilya ay napakahirap. Kakayanin ko ito para sa kaligayahan ng aking anak. Hindi masyadong mababawasan ang tingin ng mga magulang niya ang mga tao. Pinigilan ko sila, pero sa oras na ito, umiling sila sa akin. Kung ganoon, magnegosyo na lang tayo. Paano natin masasabi na ang pamilya natin ay isang mayamang pamilya na may net worth na 10-10 milyon? Kung gusto ni Isabella na pakasalan tayo, kailangan niyang magdala ng dot na hindi bababa sa 10 milyon, kung hindi, ito ay laktawan." Nang marinig ito ni Isabella, ang magandang ugali na matagal na niyang tiniis ay muntik nang maalis ng kabilang partido. Hindi niya inasahan na si Shulikan, na noon pa man ay magulo sa pagitan nila ni Carden, ay kakagitan pa sa oras na ito, na itutulak ang lahat ng responsibilidad sa kanyang pamilya. Kaya't hindi niya naitago ang kanyang galit at sinabi, "Tita Shu, kung sinabi mo na ayaw mo akong palampasin, noon ay nagmamakaawa ako sa iyo nang wala, ngunit sinabi mo na nangako ka sa akin na magpapakasal, kasama si Carden. Ano ang ibig sabihin ng humadlang sa lahat ng paraan?" Kabanata 1269. Si Shulikan mismo ay hindi sumasang-ayon sa kanyang anak na pakasalan si Isabella. Ngunit ang dahilan kung bakit siya pumayag na isagawa ang kasal na ito ay upang gawin ang kanyang mga responsibilidad ng malinis hanggat maaari. Kaya naman, ginawang walang mukha ni Isabella ang kanyang pamilya ngayon at hindi niya magawang iyanggat ang ulo sa harap ng mga kamag-anak at kaibigan. Sa pamamagitan lamang nito, maaari siyang tumayo sa mataas na moralidad at tumanggi siyang magpakasal sa pamilya ng apo. Ito rin ang kinatawan ng matatalinong magulang sa pang-araw-araw na buhay. Kapag ang matatalinong magulang at ang kanilang mga anak ay may ilang uri ng pagtatalo, madalas nilang sinisikap na huwag magtapat sa kanila. Kung ang desisyon ay determinado at walang alinlangan na tanggihan ang bata, kung ang bata ay mabaygo sa paglampas sa hadlang na ito sa hinaharap, tiyak na sisisihin niya ito, at mapupuot pa nga sa kanya. Ngunit sa ibang paraan, natural na mas maganda ang epekto. Now that she is on the moral high ground, kahit na ang kanyang anak na si Carden ay hindi nasisiyahan, hindi niya ito maipahayag. Dahil napag-iwanan na siya ngayon. Kung desperado pa rin siyang ipagtanggol si Isabella sa oras na ito, kung gayon ay laban siya sa buong pamilya ng son. Hindi dumating ang mga magulang ni Isabella, at lahat ng mga tao sa pinangyarihan ng kasal ni Carden ay nakaramdam ng hinanakit. Ang nag-iisang anak na iyon, si Carden, ay talagang hindi nakatiis. Tama si Shulikan. Sa oras na ito, labis na hindi komportable si Carden. Ni hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung susundin niya ang sinabi ng ina, tiyak na hindi makukumpleto ang kasal na ito. Kung hindi siya magsasalita, paano kakayanin ni Isabella ang pressure na tinutukoy niya? Kung si Isabella ang kaharap mo, hindi ba't sinampal mo na ang buong pamilya mo? Nang makita ang hindi komportableng pagluha ni Isabella sa mga oras na ito, nakaramdam ng sobrang sama ng loob si Claire, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gaano man karaming paghihirap ang nasa likod ng bagay na ito, hindi dumating ang mga magulang ni Isabella sa kanyang kasal. Ito ay talagang isang mahusay na pakikitungo ng iba pagkaunawa. Kung hindi maibabalik ang laro, saka ang kasal, tinatayang hindi talaga matatapos. Ang kapaligiran sa pinangyarihan ay biglang naging lubhang nakakahiya. Si Charlie, na nakita ang lahat, ay hindi umimik sa oras na ito, malamig na pinanood ang pagganap ni Shulikan, at naisip na niya ang mga hakbang upang parusahan ang babaeng ito. Sa sandaling ito, isang itim na BMW X6 ang dumaan.
Huminto ang sasakyan, at lumabas sa taxi ang isang babae na nasa edad 50. Nang makita ni Xu Lican ang babaeng ito, binati niya ito ng may pagtataka, at sinabing, "Sister Lu, bakit ka nandito?" Ang nagngangalang Lu Ji ay malapit na kaibigan ni Xu Lican, na may napakagandang sitwasyon sa pamilya at may magandang relasyon sa pamilya Zhu. Ang pamilya ni Zhu ay nagpapatakbo ng ilang malalaking supermarket sa lokal na lugar. Bagamat hindi sila kasing husay ng Carrefour Walmart, mabibili pa rin ang mga ito sa mga nakapalibot na distrito, county at suburb. Ang Family Flour Mill ng San Duang ay lokal na nagbibenta sa Ores Hill. Kabanata 1270. Ang kanyang harina ay may dalawang medyo malalaking channel ng pagbibenta, ang isa ay isang malaking supermarket tulad ng Carrefour Walmart, at ang isa ay isang medium-sized na chain supermarket tulad ng Zuja. Ang industriya ng flour mill ay medyo mababa ang teknikal na nilalaman at mahigpit na kompetisyon. Mayroong maraming malalaking butil at mga tatak ng langis tulad ng arowana at fulinmen sa China. Ang kanilang mga tatak ay medyo malakas, kaya ang kanilang mga produkto ay nagbibenta ng napakahusay. Sa bawat lungsod, mayroong kahit ilang lokal na tatak ng harina. Sa makatuwid, ang isang maliit na tatak na tulad niya ay maaari lamang magkaroon ng isang tiyak na halaga ng mga benta sa lokal, at lubos na nakadepende sa mga channel ng pagbibenta. Kung ang mga channel sa pagbibenta ay nagbibigay sa kanya ng higit pang mga posisyon sa pagpapakita at bumili ng higit pang mga kalakal, maaari siyang kumita ng mas maraming pera. Kung ang channel ng pagbibenta ay hindi nagpakita sa kanya ng isang lugar o bumili ng kanyang mga kalakal, kung gayon ang lahat ng kanyang harina ay hindi ibibenta. Maraming lokal na tatak ng butil at langis ang gustong magkaroon ng magandang relasyon sa pamilyang Zhu, upang makakuha sila ng mas maraming mapagkukunan at bahagi mula sa pamilyang Zhu, at mapataas ng husto ang kanilang mga benta at kita. Sa makatuwid, kung ito ay San Duang o Xu Lican, sila ay nagpapatalas ng kanilang mga ulo, na gustong mag-phone sa linyang ito. Ito ang dahilan kung bakit lalo na umaasa si Xu Lican na ang kanyang anak, si Carden, ay makakasama sa anak na babae ng pamilya Zhu. Kung pakakasalan niya ang anak na babae ng pamilya Zhu at maging sariling manugang, ibebenta pa ba ang harina ng pamilya? Marahil ito ay doble sa isang taon at triple sa dalawang taon. Sa oras na ito, ang kapatid na si Lu na ito ay tumingin kay Xu Lican na may kaunting hindi nasisiyahang ekspresyon, at galit na sinabi, "Lican, hindi mo ako masyadong tinuturing na kaibigan. Ikakasal na ang anak mo. Hindi mo sinasabi sa akin. Tinulungan ko ang anak mo na makipag-line sa anak ni Mr. Zhu, hindi mo ba ako niloloko?" Nang marinig ito ni Xu Lican, dali-dali niyang hinayla si Sister Lu sa isang tabi at sinabi sa mahinang boses, "O kapatid ko, mahabang kwento ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Imposibleng magpakasal ang anak ko ngayon." Galit na sabi ni Sister Lu, "Sino ang pinagsisinungalangan mo? Magsisimula na ang iyong piging, at palpak ka sa akin." Nagmamadaling ipinaliwanag ni Xu Lican, "Aking kapatid, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Bulag ang anak ko noon. Siya ay naghahanap ng isang babae mula sa isang mahirap na pamilya. Ang babaeng ito ay kailangang mahirap at mahirap. Gusto niyang magpakasal sa bahay ko. Upang makamit ang kanyang layunin, nabuntis niya ang anak ng aking anak. Ginawa ko ito ngayon dahil gusto kong ipahiya siya at pabayaan siya." Tanong ni Sister Lu, "Paano kung hindi sumuko ang babaeng ito?" Umisi si Xu Lican, "Anyway, imposibleng papasukin ko siya sa bahay namin. Kung hindi siya susuko, hayaan mo na lang siya. Wala itong kinalaman sa bahay natin." Bumaba ang ekspresyon ni Sister Lu, at tumango siya at sinabing, "Hinahanap kita para pag-usapan ang pamilya Zhu. Anong problema?" Natuwa si Xu Lican, at nagmamadaling nagtanong, "Ano ang sinabi ni Mr. Zhu doon?" "Bamulong si Sister Lu, hindi ba sinabi ko sa iyo na ang anak ni Ji Zhu ay bumalik mula sa ibang bansa? May kausap din akong black boyfriend dati." "Oo." Tumango si Xu Lican, "Hindi mo ba sinabi na nakipaghiwalay na siya sa itim na lalaking iyon?" Napabuntong hininga si Sister Lu, "Ang breakup ay isang breakup, ngunit nalaman lang dalawang araw na ang nakalipas na ang babaeng ito ay buntis." Tulala na sabi ni Xu Lican, "Ha? Buntis at NT, kasama ang itim na lalaking iyon." Walang magawa si Sister Lu, "Oo. Ang punto ay napaka-awkward ng babaeng ito.
Kailangan niyang ipanganak ang batang ito. Sinabi mo na si Mr. Zhu lang ang anak na ito. Kung ang babaeng ito ay walang asawa at nanganak ng isang bata, kung gayon ang kanyang mukha, saan mo ito inilagay? Talagang, kinagat ni Xu Likan ang kanyang mga labi at sinabing, medyo mahirap talaga ang bagay na ito. Tumingin si Sister Lu kay Xu Likan ng may malalim na kahulugan, at bumulong, Likan, may magandang bagay ngayon, huwag mong sisihin ang kapatid ko sa hindi pag-aalaga sa iyo. Nagmamadaling sinabi ni Xu Likan, Sister Lu, sabi mo. Maingat na sinabi ni Sister Lu, Ms. Sinabi sa akin ng asawa ni Zhu ng privado na kung ang iyong pamilya ay handa na pakasalan ang kanyang babae, at kasabay nito ay hintayin ang kanyang babae na lumabas at maging ama ng batang ito, si Mr. Zhu ay handang magbigay ng 30 milyong dot. Sa hinaharap, kalahati ng mga stand sa lugar ng harina ng kanyang supermarket chain ay magiging exclusive para sa iyo. Kabanata 1271. Medyo gulong-gulo ang mood ni Xu Likan sa oras na ito. Ang 30 milyong dot ay tiyak na talagang kaakit-akit, ngunit ang susi sa bagay na ito ay ang hayaan ang kanyang anak na magpakasal sa isang buntis na babae. Hindi ba ito ang madalas na sinasabi ng mga tao tungkol sa pagiging ama? Bagamat hindi siya isang kabataang babae, mayroon pa rin siyang kaunting pangunawa sa mga buzzword na ito. Gayunpaman, nang maisip niya na si Mr. Zhu ay nagbukas ng kanyang 30 milyong dot at nagbalik ng iba't ibang mapagkukunan upang suportahan, sinimula ni Xu Likan na umasa dito sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa kanyang palagay, hangga't maraming pera ang ibinibigay, hindi malaking problema para sa kanyang anak ang pagiging ama. But the key point of this matter is that if the other party is friend at auntie with a Chinese child, it's okay to say. Then you can explain to your relatives and friends and say that the two has gotten at auntie in private, so, kinasal sila. Sa harap ng pera, pagkatapos ipanganak ang bata, pinalaki niya ang bata bilang kanya. Matapos maghintay ng 2 taon, hayaan siyang manganak ng sarili niyang anak. Ngunit ang punto ay ang anak ni Mr. Zhu ay buntis pa rin sa isang itim na bata. Kung ito nga ba ay nagpapahintulot sa kanyang anak na pakasalan siya, kapag ang bata ay ipinanganak, ang kanyang anak ay hindi mabutas sa gulugod. Sa pag-iisip nito, medyo nag-alinlangan si Xu Likan. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, bumulong si Sister Lu sa kanyang tainga, Likan, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, si Mr. at Mrs. Zhu ay lubhang nababalisa ngayon. Hindi nila alam ang tungkol sa pagbubuntis ng kanilang anak na babae noon, ngunit ngayon ang problema ay huwag magmadali. Pagharap dito, kapag ang kanilang anak na babae ay buntis, si Mr. Zhu at ang kanyang asawa ay hindi mahawakan ito sa kanilang mga mukha. Gumalaw ang puso ni Xu Likan. Kung titingnan mo ito sa ganitong paraan, kung gayon si Mr. Zhu ay dapat na lubhang nababalisa ngayon. Sa ganoong kaso, hayaan ang iyong sarili na maging mas mahusay. Sa pag-iisip nito, agad na sinabi ni Xu Likan, Sister Lu, sa totoo lang, ang bagay na ito ay talagang medyo nakakahiya. Mayroon din kaming puso na tumulong kay Mr. Zhu, ngunit hindi namin maaaring hayaang sisihin ng mga tao ang ilong ng aking anak sa hinaharap at tawagin siyang isang catch. Nagmamadaling sinabi ni Sister Lu, kaya naiintindihan din ni Mr. Zhu ang sitwasyon ng iyong pamilya. Kung handa kang magdusa sa karainga na ito, tiyak na bibigyan ni Mr. Zhu ang iyong pamilya ng kaunting pera. Likan, let me be honest, mas malaki ang kita sa mga taon na ito. Tsaka 30 million pa. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring kumita ng napakaraming pera sa buong buhay. Palaging iniisip ni Zhu ang iyong pamilya, higit sa lahat dahil sa iyong anak. Ang lahat ng aspeto nito ay angkop, at hindi sila nawawala ng mukha kapag ikinasal sila sa iyong pamilya. Sa pagsasalita tungkol dito, nagmamadaling idinagdag ni Sister Lu, sa totoo lang, nag-alok si Mr. Zhu ng napakagandang termino. Kung hahanapin niya ang bahay ng iba, nagmamadali silang pumayag. Payo ko, huwag mong palampasin ang magandang pagkakataong ito. Umiti si Xu Likan at sinabing, Sister Lu, alam kong mabait ka rin, ngunit sa totoo lang, kung ang ganitong bagay ay kumalat sa mga taong walang pera, dapat silang magmadali upang sumang-ayon, ngunit ang aming pamilya ito ay medyo pundasyon, talagang mababa ang presyo ni Mr. Zhu. Tumingin sa kanya si Sister Lu at nagtanong, Likan, maganda ang relasyon ko sa iyo, kaya huwag na tayong magpaikot-ikot. Maaari mo lamang sabihin sa akin ang numero.
Para sa akin, mabilis akong tutugon kay Mr. Zhu kung walang tutol si Mr. Zhu, kaya napagpasyahan yun ng dalawang partido, at pagkatapos ay nagpasya sila sa petsa, ginanap ang kasal, at natanggap ang sertipiko. Sinabi ni Xu Likan sa mahinang boses, gawin natin ito, Sister Lu, pakisabi kay Mr. Zhu at sa kanyang asawa, pag-usapan lang ito, at ang dot ay hindi maaring mas mababa sa 50 milyon. Kabanata 1272. Kung tungkol sa mga mapagkukunan ng harina sa supermarket, karamihan sa mga ito ay dapat ilaan sa aking pamilya. Kung sumang-ayon sila, hindi kami pipili ng anumang petsa. Nakikita mo, ang aking piging ay nakaset up, at ang pinto ng rainbow ng kasal ay walang nakasulat na pangalan, just have a family to send her daughter over, we will have the wedding today. Pagkatapos magsalita, umiti si Xu Likan at sinabing, Sister Lo, buntis ang kanilang anak. Hindi ito dapat ipagpaliban. Mas maaga mas mabuti. At saka, kung tutulungan mo ako dito, ate, babalik ako ng pribado. Bibigyan kita ng 2 milyon na benepisyo. Ang pangunahing dahilan kung bakit naging masigasig si Sister Lu sa gawaing ito ay nangako sa kanya si Mr. Zhu na kung makakahanap siya ng mabuting lalaki para sa kanyang anak na handang tanggapin ang sanggol, bibigyan siya ni Mr. Zhu ng 5 milyon. Pagkatapos ng lahat, si Mr. Zhu ay nag-iisang anak, at sinabing ayaw niyang masira ang reputasyon ng asawang babae. Sa makatuwid, sa mga mata ni Ji Su, napakahusay na gumastos ng mas maraming pera sa bagay na ito. Ngayon nang marinig niya iyon, sinabi ni Xu Likan na handa siyang bigyan siya ng 1 milyon. Tuwang-tuwa rin si Ate Lu. Ang bagay na ito ay tapos na, iyon ay 7 milyon. Napakadali ng pera. Sa pag-iisip nito, agad niyang kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Mr. Zhu. Sa sandaling tumawag sa telepono, umiti siya at nagsabi, Oh, Mr. Zhu, may magandang balita na sasabihin sa iyo na interesado ang asawa ng matandang lalaki sa iyong proposal. Oh, tuwang-tuwang nagtanong ang kabilang partido, ano ang sasabihin mo? Sila'y sumang-ayon. Kailan kaya gaganapin ang kasal? Sa katunayan, si Mr. Zhu at ang kanyang asawa ay umibig na sa anak ni Sun Duang, si Carden. Ang binata ay mukhang napaka-energetic at may magandang katangian. Ang mas bihira ay ang makapagtapos sa isang prestihiyosong universidad. The best thing is hindi pa siya kasal. Bagamat nagdadalang tao ang kanyang anak na babae sa isang dayuhan, hindi niya nais na ang kanyang anak na babae ay naghahanap ng diborsyo sa pangalawang kasal. Naturally, ito ay pinakamahusay na makahanap ng ganitong uri ng walang asawa. Bukod dito, maganda rin ang kalagayan ng pamilya ni Carden. Hindi sila maaapektuhan ng kanyang anak na babae. Ang maganda ay sa kanya nakasalalay ang negosyo ni Sun Duang. Nangangahulugan ito na maaari siyang palaging humawak sa kanya kung ang kanyang pamilya ay nangangahas na magpakasal. Kung hindi ito mabuti para sa kanilang anak na babae, pagkatapos ay puputulan nila ang kanyang kita ng direkta. Pagkatapos ay tiyak na kailangan nilang masunuri na tustusan ang kanilang anak na babae bilang isang tiyahin. Kaya, masayang umiti si Mr. Zhu at nagtanong, payag ba ang anak ng matandang Sun family? Kung payag siya, ito ay mahusay. Nakita ko ang batang ito, mabuti, mabuti, talagang mahusay, kung ang bagay na ito ay magagawa. Kung gayon kailangan kong magpasalamat ng marami sa iyo. Nakangiting sabi ni Sister Lu, Mr. Zhu, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para matulungan ka sa bagay na ito. Gayunpaman, nakausap ko ang manugang ng aking apo. Ang ibig niyang sabihin ay kailangan mong maghanda pa ng dot. Hindi sinasadyang nagtanong si Mr. Zhu, hindi pa ba sapat ang 30 milyon? Umiti si Sister Lu at sinabing, Mr. Zhu, alam mo rin na ang ganitong bagay ay talagang hindi madaling gumawa ng desisyon. Sa kaunting pera, natatakot ako na sa wakas ay pag-isipan ng apo at ng mag-asawa kung papayag ba o hindi. Pagkatapos, abala si Sister Lu at idinagdag, Mr. Talagang hindi nasisiyahan si Zhu. Ang anak ng pamilya ng matandang lalaki ay magkakaroon ng piging sa Hilton Hotel ngayon, ngunit ang manugang at ang apo na ikakasal ay hindi minamaliit ng 10,000. Kaya ngayon nang gugulo ang asawa ng matanda dito, para lang pigilan ang manugang na pumasok sa pinto, hindi ka ba nagmamadali? Kung sumasang-ayon ka, ang mga kondisyon ng pamilya ng matanda ay maaari nang ibalik ng tahimik at sundan ang anak ng matanda na magkaroon ng kasal.
To be honest, Mr. Zhu, hindi talaga namin may tatago ang sitwasyon. Sandali lang, may laman ang tiyan, kaya kung saan ka pupunta, hindi mo makikita ang ganitong magandang bagay na magagawa ka agad. Kabanata 1273. Matapos itong marinig ni Pangulong Zhu, agad siyang nakumpromiso sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang inaalala ay masisira ang reputasyon ng kanyang anak at maapektuhan ang kaligayahan ng kanyang buhay. Ngayon ay may isang magandang kandidato para sa isang manugang, at ang magic ay ang kasal ay maaaring isagawa kaagad. Napakabilis ng pagkilos na ito na mahirap hanapin gamit ang isang parol. Kaya nag-isip lang siya saglit, at agad na pumayag at sinabing, okay. Sabihin mo sa matanda, 50 milyon, ang isang punto ay hindi bababa, kukunin ko ang aking anak na babae, una sa kasal ng kanilang asawa tapos na, at pagkatapos ay bukas ay aaliwin ko ang aking mga kaibigan at kamag-anak upang mag-host ng isang hapunan kasama ang aming bagong inbatas, upang ang kasal ng dalawang anak ay tapos na. Sabi rin ni Sister Lo nang may pinanibig, magaling ka pa rin Mr. Zhu. Hindi nakakagulat na maaari kang kumita ng maraming pera, upang makagawa ka ng isang desisyon ng napakabilis at ayusin ang lahat ng naaangkop. Sa tingin ko, hinahangaan din ng buong Ores Hill ang kakayahan mong ito, kaya once you come. Pagkatapos ang lahat ng mga problema ay malulutas ngayon at maaari kang umupo at magpahinga. Malakas na tumawa si Mr. Zhu sa kabilang dulo ng telepono, na bahala ako sa bagay na ito. Hindi ako makatulog ng ilang araw. Ngayon, sa wakas ay malulutas ko na ito ng sabay-sabay. Ate Lu, salamat. Hahayaan kong maghanda ang aking asawa at anak na babae, dalhin mo siya sa Hilton at sa anak ng Sun family, bilasan mo ang kasal, kung magiging maayos ang kasal ngayon, dadagdagan kita ng 1 milyon. Si Sister Lu ay nanginginig sa tuwa. Bagamat medyo mayaman siya, hindi pa siya kumikita ng ganoon kadali. Kung gagawin ito, hindi ba siya makakakuha ng 8 milyon ngayon? Tuwang-tuwang ibinaba ang telepono ni Mr. Zhu, nagmamadali siyang lumapit kay Xu Likan at nakangiting sinabi, Likan, maliligtas ang bagay na ito, ang aking matandang kapatid na babae, ang aking matandang mukha, ay maliligtas. Nagmamadaling nagtanong si Xu Likan, Sister Lu, ano ang sinabi ni Mr. Zhu doon? Nakangiting sabi ni Sister Lu, nakipag-usap na ako kay Mr. Zhu, 50 milyong regalo, wala siyang masabi. Dadalhin niya kaagad ang kanyang asawa at mga anak. Oh my God! Aatakehin sa puso si Xu Likan nang marinig niya ito. Siya at ang kanyang asawa ay nagtrabaho ng husto sa kalahating buhay, at ang lahat ng mga ari-arian sa pamilya ay umabot sa 30 hanggang 40 milyon. Ngunit sa hindi inaasahan, ngayong ikinasal na si Mr. Zhu sa kanyang anak, handa siyang magbigay ng 50 milyon para sa Reg Along pera lamang. At cash pa! Ano ang mas ligtas kaysa sa cash sa mga araw na ito? Ito ay katumbas ng pagsasabi na hanggat ang anak na lalaki ay nagpakasal sa anak na babae ni Ji. Su, ang lakas ng kanyang pamilya ay maaaring madouble o matriple kaagad. Dahil may malaking bilang ng mga medium-sized na chain supermarket sa panig ni Mr. Zhu, hanggat inilalaan niya ang lahat ng mapagkukunan ng harina sa kanyang tahanan, hindi sapat ang kita ng kanyang pamilya, at aakyat siya na parang rocket. Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwang sinabi niya kay Sister Lu, Nako, magaling kong kapatid, ngunit dapat akong magpasalamat ng marami sa iyo. Huwag kang mag-alala, ipinapangako kong magkakaroon ka ng hindi bababa sa pera. Tiningnan ni Sister Lu si Isabella sa damit pangkasal mula sa malayo, at bamulong, itong kawawang babae, kailangan mong harapin ito ng mabilis, sinabi ni Mr. Zhu na ito ay mabilis, marahil sa kalahating oras. Iyon lang kung nandito pa ang babae sa oras na iyon, ano ang sasabihin mo kay Mr. Zhu na gawin? Nang marinig ito ni Xu Likan, agad niyang tinapik ang kanyang dibdib at sinabing, Sister Lo, huwag kang mag-alala, itataboy ko itong Isabella. Hahayaan kong may bumugbog sa kanya. Nagtanong muli si Sister Lu, ang iyong garden ay walang kinalaman sa bagay na ito, huwag lumingon at lutasin ang lahat, hindi na siya payag muli. Kabanata 1274. Kinaway-kaway ni Xu Likan ang kanyang kamay at nanghihinayang sinabi, naglakas loob siyang hindi sumang-ayon, at puputulan namin ng kanyang ama ang lahat ng relasyon sa kanya. Sa oras na ito, siya na ang tumanggi. Pagkatapos ng lahat, humakbang si Xu Likan sa harapan ni Carden at Isabella, at malamig na sinabi,
Cardon, nanay mo, sinabi ko pa rin yan. Kung ang pamilya ni Isabella ay hindi makakakuha ng 30 milyong dote, kung gayon ang kasal na ito ay hindi papansinin. Panipik. 30 milyon. Nagulat si Cardon at Isabella. Pagkatapos ay hindi napigilan ni Cardon na magtanong ng galit, Nay, nababaliw ka na ba? Sinabi mo lang na 10 milyon, at naging 30 milyon sa isang kisap mata. Saan mo hahayaang pumunta ang bahay ni Isabella para makakuha ng napakaraming pera? Kahit sa atin, hindi tayo makakabuo ng napakaraming pera. Hinawakan ni Shulikan ang manggas ni Cardon at sinabing, sumama ka sa akin, may sasabihin ako sa iyo. Pagkatapos magsalita, binati niya muli ang kanyang asawang si Sun Duang, matandang araw, halika rin dito. Nagmamadaling sumunod si Sun Duang. Dumating ang pamilya ng tatlo sa isang sulok na walang tao. Galit na tanong ni Cardon, Nay, ano ang gagawin mo? Ayaw mo bang makita ang kaligayahan ko? Mahigpit na sinabi ni Shulikan, bakit ka nakikipag-usap sa iyong ina? Pinalaki kita ng husto, gusto mo bang maging masaya tayo? Ayoko lang na makita kang tumalon sa fire pit. Ano ang sitwasyon sa bahay ni Isabella, hindi mo ba alam? Kung pakakasalan mo siya, sa hinaharap, ang kanyang mga magulang at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay kailangang magsinungaling sa iyo at sipsipin ang iyong dugo. Hindi lang sipsipin ang dugo mo, pati ako at ang dugo ng tatay mo, gusto mo bang asar kami? O gusto mo kaming patayin? Kaagad na saad ni Cardon, Nay, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong ikasal si Isabella, kaming dalawa ang may pananagutan sa aming buhay. Hindi kami hihingi ng kahit isang sentimo. Huwag mo akong kausapin tungkol sa mga walang kwentang bagay na ito. Kinagat ni Shulikan ang kanyang mga ngipin at sinabing, kami ng iyong ama ay hindi kailanman nagkukulang sa pera mula noong tayo ay bata pa, kaya hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng isang sentimos na makatusok ng isang bayani. Kung talagang aasa kayong dalawa sa sarili nyo, sooner or later, mamamatay kayo sa gutom. Gaya ng sinabi niya, ikinaway ni Shulikan ang kanyang kamay at nagutos sa mataas na tono, pakinggan ninyong dalawa ako. Sa pagkakataong ito ay may magandang pagkakataon sa harap ng ating pamilya. Kinuha ko ito. Maaari itong madobol ng maraming beses, ni isa sa inyo ay hindi dapat maghulog sa akin ng kadena. Nagtataka na nagtanong ang mag-ama, anong magandang pagkakataon? Agad na sinabi ni Shulikan sa mag-ama ang tungkol sa pamilya ni Mr. Zhu. Nang marinig ito ni Sun Duang, bigla niyang sinabi na medyo nahihiya, Lekan, hindi mo ba hinahayaan ang anak mo na maging pick-up man? Kung ang itim na batang iyon ay ipinanganak sa hinaharap, saan ilalagay ang mukha ng aking matandang lalaki? Bumalik ang tanong ni Shulikan, Sun Duang, halos buong buhay mo ay nagsumikap ka, hindi ba't kumita ka ng 30 o 40 milyon? Hanggat walang tutol ang pamilya mo, makakakuha ang pamilya natin ng 50 million cash sa isang araw. Makinig kayong dalawa sa akin. Ito ay pera. Biglang nagkagulo at nagpupumiglas ang ekspresyon ni Sun Duang. Totoong nakakahiya talagang hayaan ang anak niya ang tumanggap, pero kumpara sa 50 milyon, hindi naman ganoon kahalaga ang mukha. Sinabi ni Shulikan habang mainit na naman ang plancha, Sun Duang, huwag mong kalimutan, pumayag si G. Su. Pagkatapos magpakasal ang aming dalawang pamilya, ay lalaan nila ang karamihan sa mga mapagkukunan ng harina sa aming bahay. Sa panahon na iyon, hindi na doble ang kita ng flour mill natin. Ngayon kumikita ito ng ilang milyon sa isang taon. Siguro kikita ito ng 10 milyon sa isang taon. Kung bibilanggan mo ang regalo, makalipas ang isang taon, ang mga ari-arian ng aming pamilya ay lumampas sa 100 milyon. Kabanata 1275, nang marinig ang 1 bilyong numero, agad na nakumpromiso si Sun Duang. Tumingon siya at sinabi sa kanyang anak, Cardon, pumili ka ng asawa ng walang bayad. Hindi lang nila gusto na magbayad ka ng 1 sentimos, nagpost din sila ng 10 milyon sa iyo. Anong magandang bagay? Malamig na sinabi ni Cardon, oo, ito ay talagang mabuti, kaya maaari mong yakapin ang iyong apo ng direkta, at mayroon ka pa rin nabasang itim na apo. Hindi man lang nahiya si Sun Duang, at sinabing, bigyan mo ako ng 50 milyon, pabayaan ng 1 itim na apo, 1 itim na anak, masaya na rin ako. Cardon blurted out, hindi mo kailangang sayangin ang iyong dila.
hinding-hindi ako papayag sa bagay na ito. Napabuntong hininga si Sun Duang, at itinuro si Carden na may hitsura ng puot na mas malakas kaysa bakal at bakal, at sinabi, "Ikaw bata, wala kang kaalaman at kamangmangan. Hindi ka pa kumikita mula noong bata ka, at hindi ka pa nakakahiya mula noong bata ka pa. Dapat mahihirapan ka ng ilang araw para malaman mo kung gaano kahirap kumita ng pera." "Oo," umiling si Xu Liken, "maganda ang matandang kasabihang ito, mahirap kumita ng pera, at mahirap kainin. Pinalampas mo ang pagkakataong ito ngayon, baka hindi ka kumita ng 50 million sa buhay mo in the future, pagsisisihan mo sa oras na iyon." "Oo, huwag mong sisihin ang pagiging isang ina, hindi kita pinaalalahanan ngayon." Agad na sinabi ni Carden, "Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ako papayag." "Hindi," si Xu Liken ay nababalisa, at bumulong, "Hindi, oo, kung hindi ka pumayag, hindi lang ako papayag na dumaan si Isabella sa bahay ngayon, ngunit hindi ka rin titira sa bahay, umalis ka." Sinabi ni Carden, "Lumabas ka agad kapag umalis ako, matagal ko nang gustong umalis." "Ikaw," naiinis na sabi ni Xu Liken, "kung aalis ka, ihihinto ko ang lahat ng bank card mo para sa iyo, at ayaw mong makakuha ng kahit isang sentimo mula sa bahay sa hinaharap." Sinabi ni Carden, "Hindi mahalaga. Hindi ako humihingi ng pera sa pamilya ko. Nagtutulungan kami ni Isabella para kumita. Siguradong sapat na ang renta at mga gastusin sa pamumuhay na kaya natin." Pagkatapos ng lahat, inihagis ni Carden ang kosash ng nobyo sa lupa, at sinabi, "Hindi ko tatapusin ang kasal na ito. Mula ngayon, kikita ako kasama si Isabella at maghain ako ng alak ng mag-isa." Pagkatapos ay hindi niya pinansin ang kanyang mga magulang, humakbang patungo kay Isabella, hinawakan ang kamay nito, at sinabi, "Isabella, hindi tayo magkakaroon ng piging ngayon. Simula ngayon, lilipat na ako ng bahay. Magrente tayo ng bahay sa Ores Hill at tumira tayo. Mabagal tayong kumita sa kasal. Sa tingin mo okay lang?" Tumango si Isabella at sinabing, "Oo, papakinggan kita." Umiti si Carden at sinabing, "Okay lang," pagkatapos ay umalis na tayo. Pagkatapos magsalita, muli siyang tumingin kina Claire at Charlie, at sinabing, "Sa inyong dalawa, sorry talaga ngayon. Kapag kami ni Isabella ay may piging na mag-isa, talagang iimbitahan ko kayong dalawa." Umiti si Claire at sinabing, "Kung gayon, ako at si Charlie ay makapaghihintay na lang." Nadama din niya na dapat naputuli ni Carden ang pakikipag-ugnayan sa napakagandang pamilya. Ang kanyang pamilya ay hindi pala kaibigan at hindi siya pinapayagang pakasalan si Isabella, kaya't maaari niyang isama na lamang si Isabella upang magtrabaho ng husto. Hinangaan din ni Charlie ang paglapit ni Carden, at sinabing may mahinang ngiti, "Kapag may alak kayong dalawa sa susunod, ibibigay ko sa inyo ang wedding car." Agad na yumuko si Carden sa kanya at bumulong, "Maraming salamat." Sa oras na ito, humakbang si Xu Liken at galit na sinabi, "Carden, kung maglakas loob kang sumama sa babaeng ito ngayon, puputulan namin ng iyong ama ang aming relasyon sa iyo. Huwag kang magsisi." Ang iniisip ni Xu Liken ay sa anumang kaso, dapat nilang isulong ang kasal sa anak ni Mr. Zhu. Hindi dapat palampasin ang once-in-a-lifetime opportunity na ito. Kabanata 1276. Kahit na ang relasyon ng mag-ina ay naputol, ang relasyon ng ama-anak ay nanganganib, at ang anak na lalaki ay dapat piliting sumuko. Mahigpit na sinabi ni Carden sa oras na ito, "Dahil labis mo akong nirerespeto, kung gayon wala na akong ibang masasabi. Kung sasabihin mong gusto mong putulin, putulin mo na." Nang marinig ito ni Xu Liken, agad siyang nagalit, "Itong walang konsensya, nag-aalaga lang ako ng aso at marunong akong iwaglit ang buntot nito sa akin. Kailangan mong putulin ang relasyon sa akin para sa isang pilyong babae, well, pinalaki kita sa wala sa loob ng maraming taon." Sinabi ni Carden, "I'm sorry nanay, ayokong kontrolin mo sa hinaharap." Galit din na sinabi ni Sun Duang, "Itong B at Starred, kung aalis ka ngayon, wala ng pera para sa ari-arian ng pamilya na ito mula ngayon. Kailangan mong mag-isip ng mabuti." Sabi ni Carden, "Okay lang, ayoko." Pagkatapos magsalita, hinayla niya si Isabella at umalis. Sa sandaling makita ni Xu Liken ang eksenang ito, galit siyang sumigaw at binati ang iba pang mga kamag-anak at kaibigan, "Bilasan mo at pigilan ang walang prinsipyong lalaking ito. Ngayon, hindi ko siya kayang bitawan kung may sasabihin man ako.
You can go, hayaan mong makaalis itong babaeng inabuso. Pagkababa ng boses, pinalibutan ng pamilya ng Son ang dalawa at si Charlie at ang kanyang asawa. Lumapit si Shulikan sa mukha ni Isabella, itinaas ang kanyang kamay at sinampal siya sa mukha, pinagalitan ang kanyang mga mata, anong klaseng ecstasy ang ibinigay mong maliit na vixen sa anak ko? Huwag mo nang iwan muli ang anak ko, maniwala ka kung hindi ka maniniwala, papatayin kita. Hindi inaasahan ni Isabella na biglang may gagawin sa kanya ang nanay ni Carden. Tinakpan niya ang mukha niya sa agrabyado na mukha at nabulunan, "Tita, ilang taon na po akong nakasama ni Carden. Mahal talaga nating dalawa, please. Gawin mo ito para sa amin. Ako ay magiging perpekto ang iyong tiyuhin." Galit na galit si Shulikan nang marinig niya na sinabi niyang mahal na mahal niya ang kanyang anak, at itinaas niya ang kanyang kamay at gusto siyang sampilan muli. Sa sandaling ito, biglang inabot ni Charlie at hinawakan ang kanyang pulso, at malamig na sinabi, "Ito ay halos sapat na, kung hindi ka mag-converge, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos sa iyo." Biglang nagmura si Shulikan, "Ano ka ba? Bakit mo siya inaalala?" Umisi si Charlie at sinabing, "Kaklase ito ng asawa ko. Hindi lamang hindi mo siya matatalo, ngunit dapat mo siyang tretuhin ng may paggalang. Bibigyan kita ng 3 segundo para humingi ng tawad, kung hindi, ikaw ang nasa panganib." "Ako ay po." Iniisip ni Shulikan ang tungkol sa 50 milyong dote na ibinibigay ni Mr. Zhu sa kanyang anak na babae. Sa oras na ito, kahit na humarap ang hari ng langit, hindi siya susuko, kaya tinuro niya si Charlie at nagmura, "Mayroon ka lang 2 magandang sasakyan. Anong ginagawa mo dito? Sino ka sa tingin mo? Maglakas loob na alagaan ako. Maglakas loob na pangalagaan ang mga gawain ng ating pamilya. Sinasabi ko sa iyo, ang bagay na ito ngayon ay walang kinalaman sa iyo. Kung maglakas loob kang makialam, huwag mo akong sisihin kung hindi ka tinatanggap." Umiti si Charlie, "Tinatanggap mo ako. Ikaw masamang old lady, hindi lamang malupit ang iyong bibig, ngunit ang iyong tono ay malaki. Anong pinagsasabi mo sa akin?" Nagalit si Shulikan nang marinig niyang tinawag siya ni Charlie na masamang old lady. Pinagtutuunan niya ng pansin ang maintenance tuwing weekday, at gumagastos siya ng higit sa 10 beses sa kanyang mukha kaysa sa mga taong tulad ni Elaine. Tuwing weekdays, pinupuri siya ng lahat at sinabing maayos siya at hindi naman siya matanda. Ngunit pagdating niya kay Charlie, tinawag siyang masamang old lady. Paanong hindi siya magagalit? Gusto pa niyang sumugod at buwagin ang bibig ni Charlie. Galit na galit din si Son Duang sa oras na ito at malamig na sinabi, "Charlie, sobra-sobra na ang ginawa mo. Akala ko talaga may 2 kang mabahong pera, at ang pamilya ng apo natin ay natatakot na hindi ka makaabot. Sabihin sa iyo kung ano ang nangyari ngayon, kung maglakas loob kang maging maingay, hahayaan kitang mahiga at iiwan si Hilton." Kabanata 1277. Biglang natawa si Charlie nang marinig ang sinabi ni Son Duang. Hayaan siyang humiga at iwanan si Hilton. Hindi talaga alam nitong si Son Duang na napakaganda ng langit. Gayunpaman, medyo nahihiya siyang hayaan siyang mayabang na hilingin kay Charlie family at Mr. Wade na gumawa ng mga bagay sa grupong ito ng mga pagkain. Kaya, naisip niya, tawagan na lang si Mr. Orville at hilingin sa kanya na dalhin ang ilang mga tao, tulad ni Fred White dati, sinampal ang mag-asawa ng 10,000 sa mukha. Ngunit sa sandaling ito, isang Rolls Royce ang nagmaneho. Si Sister Lou, na hindi nagsasalita sa lahat ng oras, ay nagulat at nagmamadaling nagsabi, "Oh, nandito si Mr. Zhu." Nang lumabas ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Son Duang at Shulikan na kabahan. Akala nila magtatagal bago dumating si Mr. Zhu, para malutas muna nila itong problema ni Isabella, pero hindi talaga ito gumana, at binigyan siya ng 108 milyon para maiwan niya ang kanyang anak. Sa hindi inaasahan, mas tumigas ang ingay dito, at lumapit si Mr. Zhu. Dahil napakaraming tao sa paligid, huminto si Leroy sa di kalayuan. Nang huminto ang sasakyan ay bumaba ang driver at binuksan ang pinto. Pagkatapos, bumaba mula sa likurang upuan ang isang pamilyang 3. Nakasuot ng terno ang nasa katanghali ang gulang na may maangas na mukha. Ang mga babaeng nasa katanghali ang gulang ay nagsusuot ng ginto at pilak na may mayaman na mukha. Katamtaman lang ang babaeng nasa gitna ng 2, pero napaka-eye-catching ng damit.
Ang damit na Chanel sa kanya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 at may dala rin siyang Hermé Crocodile Leather Limited Edition na handbag, hindi bababa sa 2-3 milyon. Ang mga ekspresyon ng pamilya ng tatlo sa oras na ito ay mas masaya, at lahat sila ay parang gumaan ang pakiramdam. Ang buong pangalan ni Mr. Zhu ay Zhu Xinlong, at nagbukas siya ng 12-12 ng Xinlong Supermarket sa paligid, na may panimulang halaga na 100,000. Ang pangalan ng kanyang anak na babae ay Bella, na 28 taong gulang ngayong taon. Nag-aral si Bella sa Estados Unidos ilang taon na ang nakalilipas. Naging mas sikat sa mga taong ito ang pagpapadala ng mga bata para mag-aral sa ibang bansa. Ngunit sa mga batang ito na nag-aaral sa ibang bansa, palaging may 2 sukdulan. Ang isang matinding ay ang mga grado ay napakahusay, ang mga scholarship ng mga nangungunang universidad sa mundo, at maging ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa sa pampublikong pondo. Ang isa pa ay ang mga marka ay napakasama. Imposibleng makapasok sa alinmang universidad sa China, ngunit mas mayaman ang pamilya, kaya pumunta na lang sila sa ibang bansa para mag-aral sa isang pheasant university, at mas mabuting magsalita. Karamihan sa mga mag-aaral na nag-aaral sa ibang bansa ay nasa huling kaso. Ang pamilya ni Bella ay gumugugol ng milyon-milyon sa isang taon upang payagan siyang mamuhay ng mayamang pangalawang henerasyon sa Estados Unidos. Kahit na siya ay nag-aaral sa Pheasant University, hindi siya pumapasok sa mga klase. Araw-araw, ginugugol niya ang lahat ng uri ng kasiyahan at pera. Kahit sari-saring gulo. At mas gusto niya ang mga Western boyfriend, lalo na ang mga taong may kulay, lalo na ang mga itim. Sa kanyang sariling pananalita, ang isang itim na kasintahan ay mas may kakayahan sa aspetong iyon na maaaring magdala sa kanya ng ibang pakiramdam. Sa mga taong ito sa ibang bansa, maraming itim na nobyo ang napag-usapan ni Bella. Sa panahong ito, ilang beses din siyang nabuntis at ilang beses na palihim na nagpalaglag. This time pagbalik niya from the United States, kaka-break niya lang sa black boyfriend niya at nalaman niyang buntis at NT siya pagkabalik niya. Kabanata 1278. Sa katunayan, si Bella ay walang anumang damdamin tungkol sa pagbubuntis. Pakiramdam niya, mula nang siya ay buntis, mapapa-knockout na ang sanggol. Ilang beses na niya itong ginawa noon. Pagdating niya sa ospital, sinabi sa kanya ng doktor na dahil madalas siyang nagpapalaglag, ang kanyang reproductive system ay umabot na sa limitasyon nito. Kung nawasak din ang bata, hindi siya mabubuntis. Nang marinig ito, napagtanto ni Bella na siya ay nasa kaunting problema. Kung tutuusin, ang bawat babae ay may pangarap na maging isang ina. Bagamat hindi pa siya handang magkaanak, kung hindi siya magkakaanak sa hinaharap, at hindi siya magkakaanak sa buhay na ito, ito ay isang malaking dagok sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanyang mga magulang ang tungkol dito. Matapos malaman ito ni Zhu Xinlong, bagamat galit na galit siya, kailangan niyang isipin ang kinabukasan ng kanyang anak. Siya ay tulad ng isang anak na babae. Bagamat sinabi niyang hindi siya lalaki, umaasa pa rin siya na mailigtas siya ng kanyang anak na babae at maipasa ang kanyang dugo. Kung pinatumba ng anak na babae ang itim na batang ito, hindi na siya magkakaroon ng anak muli, at mapuputol ang kanyang dugo. Kaya naman sabik na sabik siyang makahanap ng taga-salo, at naghahanap siya ng taga-salo na makapagbibigay sa kanyang anak na ipanganak ang batang ito. Sa sandaling mabalitaan niya na narito ang pamilya Sun, maaari niyang ipagawa ang seremonya ng kasal ng kanyang anak na si Carden at ng kanyang anak na babae ngayon, at napakasaya niya. Kaya dali-dali siyang pumunta kasama ang asawa at anak. Kahit isang damit pang kasal ay hindi magagamit para sa kanyang anak na babae. Pero alam din niyang apurahan ang sitwasyon, kaya kailangan niyang harapin ito lalo na. Sa makatuwid, nagpasya siyang hayaan ang kanyang anak na babae na makipag-ayos kay Carden upang magkaroon ng kasal ngayon, at pagkatapos ay gugugol siya ng mas maraming pera upang magdaos ng isang grand backdoor na kasal para sa kanyang anak na babae. Ang pangunahing dahilan kung bakit nababalisa si Zhu Xinlong ay dahil hindi niya sinabi ang totoo kay Sister Lu. Hindi alam ni Sister Lu na walang fertility ang kanyang anak. Naisip niya na si Bella ay nag-aatubili na tiisin ang damdamin ng kanyang itim na nobyo, kaya gusto niyang ipanganak ang batang ito, at natural na magkakaroon siya ng isa pang anak para kay Carden sa hinaharap. Ngunit sa katunayan, dumating si Zhu Xinlong sa hukay.
Natakot siya na pagkatapos ipakita ni Bella ang kanyang tiyan ay walang nang ahas na hingin iyon, kaya gumawa siya ng ganoong kasinungalingan at gusto niyang maghanap ng pick-up na lalaki, dali-daling kunin ang babae at ipanganak ang bata. Pero mukha din siyang nakakatipid, at ayaw niyang ipakasal ang kanyang anak sa isang lalaking masyadong ordinaryo, kaya nang sabihin ni Luigi na may play sa side ni Carden, nakilala niya agad itong magiging son-in-batas. Dumating si Zhu Xinlong kasama ang kanyang asawa at anak na babae, at dali-dali silang binati ni na Sun Duang at Xu Liken. Sa oras na ito, talagang nasasabik si Zhu Xinlong, kaya nang makita niya si Sun Duang, umiti siya at sinabing, "Oh, matanda, matagal na tayong magkakilala. Hindi ko akalain na magbabago ang dila ko ngayon at tatawagan ko kayong Dienan." Tuwang-tuwa si Sun Duang at sinabing, "Isang karangalan para kay Sun Duang na makasal kay Ji Zhu." Umiling din si Xu Liken, "Oo, oo, Mr. Zhu, ito ang iyong anak, napakaganda niya." Itinuro ni Zhu Xinlong si Bella at nakangiting sinabi, "Ipapakilala kita. Ito ang aking anak na babae na si Bella, na nasa Estados Unidos sa loob ng maraming taon, hindi nagtagal pagkatapos ay bumalik." "Oh, masayang," sinabi ni Xu Liken, "tahimik, kayo ay magagandang babae, at nasa Estados Unidos kayo ng napakaraming taon, dapat ay isa kang nangungunang estudyante." Umiti si Zhu Xinlong at sinabing, "Hindi ko masasabi ang tungkol sa mga nangungunang estudyante, ngunit ang Ingles ay mas mahusay kaysa sa karaniwang tao." Si Xu Liken ay masaya sa kanyang puso. Sa oras na ito, tumingin si Zhu Xinlong sa paligid at nagtatakang nagtanong, "Bakit hindi mo nakita ang magiging manugang ko?" Sa oras na ito, si Carden ay napapaligiran ng pamilya Sun at hindi siya pinayagang pumunta. Nang marinig ito, nagmamadaling sinabi ni Xu Liken, "Mr. Su, sandali, hahayaan kong pumunta si Carden para makita ka." Kabanata 1279. Gaya ng sinabi ni Xu Liken, nagmadali siyang pumunta sa mga tao at sinabi kay Carden, "Bilisan mo, sumama ka sa akin at tingnan mo ang iyong magiging asawa, sasabihin ko sa iyo, kung guluhin mo ang bagay na ito para sa akin, hindi kita mapapatawad." Galit na sinabi ni Carden, "Puputulan ko ang relasyon sa iyo, kaya walang magiging amo." Nagulat si Isabella at tumingin kay Carden at nagtanong, "Carden, anong nangyayari?" Nagalit si Carden, kaya sinabi na lang niya sa publiko, "Nahuhumaling ang mga magulang ko, kailangan nila akong maging anak ng amo." Sinasabing buntis din siya sa isang batang itim na Amerikano, at dapat niya itong ipanganak. "Gusto mong pakasalan ko siya." Nang lumabas ang mga salitang ito, hindi lang sina Isabella, Claire, at Charlie ang natulala, pati ang ibang mga apo ay natulala rin. Napagtanto ni Charlie na ang mag-asawa ay talagang nakagawa ng gayong pagnanasa. Biological son ba nila si Carden? Ito rin ay dahil maaari silang gumawa ng ganoong desisyon. Naiinip na sinabi ni Xu Liken sa oras na ito, "Carden, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ka dapat maging tanga sa oras na ito. May dot na 50 milyon. Nagulat ang pamilya Sun. 50 milyong dot, di man, ano pa bang meron? Ang pinsan ni Carden na si Harbin ay nagmamadaling nagtanong, "Tita, dahil ayaw ni Carden, saka mo ipinakilala sa akin ang magandang bagay na ito. Not to mention being preg at auntie with a African-American child, even if she's preg at auntie with an alien child, wala akong problema sa 50 milyon. Tinaas ni Xu Liken ang kanyang kilay, "Kung gusto mong maging maganda, paano mo magagawa ang magandang bagay na ito? Gustong-gusto ito ng mga tao, ngunit ang aming pamilya ay si Carden." Pagkatapos noon, muli siyang tumingin kay Carden, napupuot sa bakal at bakal, at nagmura, "Nakita mo na ba? Sino ang nakarinig nito at hindi nagmamadaling umahan na parang nakikita ng aso si Chi? Ikaw ito, at nagtago ka habang buhay na kaming matalino ng tatay mo, paano ka manganak ng katangahan?" Malamig na sinabi ni Carden, "Nakikita ko ito. Dahil interesado ang pinsan ko, hayaan mo na ang pinsan ko. Siguradong hindi ako pupunta." Galit na galit si Xu Liken at bumulong kay Isabella, "Ikaw babae, basta makipaghiwalay ka sa anak ko, bibigyan kita ng 5 milyon. Hindi kumikibo si Isabella, "Tita, may totoong relasyon ako kay Carden. Kahit bigyan mo pa ako ng 50 milyon at 100 milyon, hindi ako makikipaghiwalay sa kanya." Nagmamadaling lumapit si Harbin at sinabing, "Tita,
she is not willing to be grand, we can't miss this kind of good thing for nothing, right? Ipinakilala mo siya sa akin, ngunit ang tubig ay hindi dumadaloy sa mga tagalabas. Malaking bagay yan, babalik ako at bibigyan kita ng 5 million rebates, hindi ba ito magandang deal? Tabas, si Shulikun mismo ay hindi minamaliit si Harbin. Ang kanilang pamilya ay malayo sa kanya. Tuldok, kaya naman sa pagkakataong ito, nakitang dinilaan pa rin ni Harbin ang kanyang mukha at sinusubukang putulin ang kanyang mukha, galit na galit siya. Sa kanyang opinyon, kahit na hindi makakuha ng ganoong magandang pagkakataon ang kanyang anak, hinding-hindi niya ito ipapakilala kay Harbin. How could she give him a chance to ride on her head and she? He. Hindi inaasahan ni Harbin na magsasalita si Shulikun ng walang galang, at sinabi na may medyo malungkot na ekspresyon, Tita, ano ang ibig mong sabihin? Lahat tayo ay isang pamilya. Freak, who the hell is a family with you? Nainas si Shulikun noong una, ngunit nang makitang nandito pa rin siya at pinipilit siyang kausapin, lalo siyang nagalit. Galit na galit din si Harbin, bakit siya pinagalitan sa harap ng maraming tao? Kinuha mo ba siya o ginulo mo siya? Sa pag-iisip nito, malakas niyang sinabi, Tita, sobra ka. Sa oras na ito, narinig ni Zhu Xinlong na may maingay dito, kaya lumapit siya at nagtanong, ano ang problema? Nagmamadaling sinabi ni Shulikun, Mr. Zhu, sorry talaga, awkward lang sa akin ang bata, pero huwag kang mag-alala, kukumbinsihin ko talaga siya. Kabanata 1280. Sa sandaling bumagsak ang boses, nagkusa si Carden na sabihin, Tito Zhu, pasensya na po talaga, mayroon na akong minamahal na babae, at ayaw kong magpakasal sa iba, kaya hindi ko maaaring pakasalan ang iyong anak na babae. Anong problema? Sumimangot si Zhu Xinlong at tumingin kay Shulikun, dinala ang babae ko rito, at kinanta mo ito para sa akin. Niloloko mo ba ako? O gusto mo bang umupo at itaas ang presyo? Hindi. Nagmamadaling iwinagayway ni Shulikun ang kanyang kamay at mapagpakumbabang sinabi, Mr. Zhu, how dare I play you? Itong batang ito, may problema sa utak, tinuturuan ko siya. Kinuha ni Carden ang pag-uusap at sinabi, hindi na kailangang turuan, pupunta ako ngayon. Mahigpit na sumigaw si Shulikun, maglakas loob ka. Kung maglakas loob kang umalis ngayon, babawiin ko ang paa mo. Si Charlie, na matagal nang hindi nagsasalita, ay hindi nakayanan ang Shulikun sa oras na ito, at malamig na sinabi, ikaw masamang old lady, kung hindi mo alam kung ano ang mabuti o masama, huwag mo akong sisihin, sa pagiging bastos mo. Agad na itinuro ni Shulikun si Charlie at sinabi kay Zhu Xinlong, Mr. Zhu, ang batang ito ay narito upang lituhin ang aking anak. Kung hindi, pumayag ang anak ko, kaya huwag kang mag-alala, bigyan mo pa ako ng oras. Galit na si Zhu Xinlong sa oras na ito. Hindi na niya hinintay ang susunod na segundo para hayaan ang kanyang anak na pumunta sa red carpet kasama si Carden para sa kasal. Kaya sa oras na ito, hindi niya alam na sinasadya ni Shulikun na ihagis ang kaldero kay Charlie, kaya pinandilatan niya si Charlie at sinabing, Anak, kung ipagpaliban mo ang kasal ng anak ko ngayon, maniwala ka man o hindi, hahanap ako ng taong patayin ka. Tumingin si Charlie sa kanya at ngingin, Gaano kainit ang iyong anak? Sabik ka na bang itapon ang mainit na patatas na ito? Kinagat ni Zhu Xinlong ang kanyang mga ngipin at sinabi, Anak, mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Kung magalit ka sa akin, mag-ingat ka na hindi ka makakain at maglakad-lakad. Nakadagan din si Sun Duang sa oras na ito. Nang makitang nabulunan si Charlie kay Zhu Xinlong, agad niyang sinabing kinakabahan, Pamilya ko, huwag kang kasing talino ng batang ito, baka magalit ka. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Charlie, Anak, hindi pa tayo magkakilala at walang sama ng loob. Ayokong i-provoke ka, pero hindi mo dapat i-provoke ang pamilya natin. Ngayon, ikakasal ang anak ko sa anak ni Mr. Zhu, mangyaring huwag kang manatili. Patawarin mo kami dito. Oo. Nagmamadaliling sinabi ni Shulikun, ano ang ginagawa mo bilang isang tagalabas sa mga gawain ng aming pamilya? Kung alam mo, bilasan mo at huwag mong patagilan ang pagpapakasal ko sa manugang ngayon. Pagkatapos makipag-usap, si Shulikun ay tumingin kay Isabella ng may pagkasuklam, at malamig na sinabi, at ikaw na walang hiya na aso, na buntis sa aking anak bago siya nagpakasal, hindi ka welcome.
hindi ka tinatanggap ng pamilya namin. Babaeng ganyan, lumayas ka. Nang marinig ito ni Zhu Xinlong, ang kanyang mukha ay napakapangit. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak na babae ay buntis din sa isang itim na dating kasintahan bago ikasal, kaya't labis na nanlumo si Xu Likan nang marinig niya ito. Nakita rin ni Sun Duang na napakapangit ng mukha ni Zhu Xinlong, kaya dali-dali niyang sinigawan si Xu Likan, "Ikaw na mabahong babae, ano ang pinagsasabi mo?" Gaya ng sinabi niya, kamandat siya kay Xu Likan. Biglang na-realize ni Xu Likan na noong pinapagalitan niya si Isabella kanina, pinagalitan pa niya ang anak ni Mr. Zhu. Kaya dali-dali niyang sinabing may paggalang, "Mr. Zhu, huwag kang magalit, ang ibig kong sabihin ay itong maliit na beach, ang iyong anak na babae ay napakaranggol, at siya ay nagpunta sa Estados Unidos upang mag-aral. Paano may kukumpara ang babaeng ito sa kanya?" Nang marinig ito ni Isabella, patuloy na umaagos ang mga luha ng hinaing. Nang makitang umiiyak pa rin siya, naiinis na sinabi ni Xu Likan, "Bakit ka umiiyak? Nagkasala ako sa'yo, mga walang hiyang aso, matigas ang ulo ng buong pamilya, at gustong pakasalan ang pamilya natin. Ihi, kumuha ka ng sarili mong larawan, tulad mo, karapat dapat ka ba sa pamilya natin?" Nagalit si Charlie sa oras na ito, tinitigan si Xu Likan, at malamig na sinabi, "Masamang matandang ginang, hindi mo ba gusto na ang anak ni Pangulong Zhu na ito ay pumasok sa iyong pintuan at makuha ang 50 milyong dot?" Sumuko na rin si Xu Likan at mariing sinabi, "Oo, iyon ang iniisip ko, ano ang mali? May relasyon ka ba? Huwag magmadali at lumayas sa maliit na bitter na ito." Umisi si Charlie at sinabi, "Kung ganito ang kaso, tutuparin kita ngayon." Umuso si Xu Likan at sinabing, "Bilangin mong kakilala." Umisi si Charlie at sinabing, "Huwag kang masyadong matuwa, ibig kong sabihin, ngayon ang asawa mong si Sun Duang ay dapat pakasalan ang anak ni Mr. Zhu, kung hindi, matatapos ang pamilya mo."